iniwagayway ng tiyuhin ang lawin sa kanyang kamay, kaya dahan-daang nakahuli ng manok. Ito ay isang nayon sa Pakistan. Sinisira kasi ng mga manok dito ang mga pananim. Nagiging sanhi ng maraming kahirapan para sa mga magsasaka. Agad na nakaisip ng paraan ang mga tao sa nayon upang makahuli ng mga manok gamit ang mga lawin. Upang mabawasan ang kanilang bilang, maaari mong bawasan ang mga pagkalugi at kumain ng karne sa parehong oras. Ito ay isang perpektong paraan upang pumunta sa parehong paraan. Ang lawin ay isang carnivorous na ibon. Pangunahing kumain ng karne ng ligaw na daga, kuneho, ngunit maliliit na hayop, matalas ang mga mata nila, mahusay na lumilipad, mga aktibidad sa araw, mga tao din para sa puntong ito. Kaya, sinanay sila mula sa murang edad upang manghuli. Isang umaga, pumunta ang magsasaka sa bukid para maghanap ng manok. Sa ngayon ay naglalakad pa ito sa field. Hindi alam ang panganib na darating. Sa pagkakataong ito ay inilapit niya ang kanyang alaga sa manok. Matapos makita ang manok, hindi talaga takot sa tao. Natututo siyang maglakad ng mabilis. Sa tingin ko ay magkakaroon ng masarap na pagkain sa lalong madaling panahon. Umakyat siya sa mataas na lugar. Ihagis ang hayop sa iyong kamay. Nakita iyon ang manok at naghanda sa pagtakbo. Napakabilis na nahulog sa mga tanawin ng lawin. Napaka-gently nahuli agad. May manok sa puno. Tingnan ang buong proseso ng paghuli ng pain. Pero napakaswal pala. Akala ng puso ko nasa puno ako, mahuli mo ako. Kahit makita siyang malapit, hindi pa rin ito lumipad. Nang ilulunsad na niya ang kanyang lawin, tumalon sa pangalawang sanga ng puno ang mapanghamak na manok. Galit mo siya, direktang ihagis ang lawin. Noon lang napagtanto ng manok ang panganib. Simulan ang paglipad, pero huli na, nahulog ito sa bukid ng matutulis na kukon ng lawin. So may dinner na naman, pero siya ang mahilig kumain sa gabi. Kung hindi ka kumain sa gabi, hindi ka makatulog. Hindi siya kontento sa dalawang anak lang. Sa oras na ito, natuklasan niya na may isang bata sa isang sanga ng puno. Maraming manok ang lugar na ito. Hindi nakakagulat na nagkaroon ng maraming pinsala. Pinulot niya ang manok na kakahuli niya lang. Hindi pa nailalagay sa kulungan. Pagkatapos ay nagsimulang mahuli ang ikatlong anak. Nang makita ko ang manok sa puno, hindi ko pa rin mahanap ang sarili ko. Mabilis siyang tumakbo. Humanap ng angkop na lugar pagkatapos ay magpalipad ng saranggola. Nagsisimulang manghuli ang mga agresibong lawin. Ngunit ang manok na ito ay medyo matalino. Lumipad ito hanggang sa makakapal na sanga. Natamaan ng sanga ng puno ang lawin. Nagliparan pa ang mga manok sa bukid para magtago. Ngunit kahit paano ka magtago, hindi ka makakatakas sa mga mata ng lawin. Mabilis niyang dinala ang kanyang alaga. Tumakbo sa kung saan nagtatago ang manok. Gumamit ng tunog para takutin ang mga manok. Pagkatapos ay magpalipad ng lawin. Sa pagkakataong ito ay hindi ito ninakaw ng lawin. Mabilis na pinalipad ng manok ang puno. Hindi gaanong umalis sa pagkakataong ito. Matagumpay na nahuli ng lawin ang lata ng manok. Pareho silang bumagsak sa lupa. Gamitin ang iyong mga kuko upang durugin ang manok sa lupa. Tunay na ang manok na ito ay mas matalino kaysa sa naunang dalawa. Alamin kung paano gumamit ng mga trick upang maiwasan ang mga lawin. Napakamalas makakilala ng master na parang lawin. Maaari lamang maging masunurin ang kanyang hapunan. Para mahuli ang manok na ito, pati ang saranggola ay pagod at hindi makahinga. Hindi pa nagpapahinga ang lawin. Nakita na naman ni Kuya ang mga manok sa puno. Paano siya sasuko sa matabang piraso ng karne na ito? Nakahuli na naman ng manok ang lawin. Ngayon ay napakahusay niyang ani. Nagiging adik, nagpa siya siyang hulihin ang lahat ng makakaya niya. Ang lugar na ito ay isang bakanteng bahagi ng lupa. May nakita na naman siyang manok. Nagmamadaling tumakbo at binitawan ang saranggola. Nakikita ang lawin na lumipad pagkatapos ng manok. Lumilipad sa bush ng tungkod, wala nang paggalaw. Tumakbo siya para tingnan at saka bumagsak. Ngunit sa pagkakataong ito ay nabigo ito. Ang manok ay nagtatago sa makakapal na mga palumpong na sumasayaw. Ngunit nakita ito ng isa at lumipad sa bush ng mastasa. Mabilis siyang tumakbo para maghintay. Tumutulong din ang iba. Nakatayo siya sa labas habang hinihintay ang iba pang pumasok. Bantang lilipad ang mga manok. Hindi nagtagal ay lumipad na ang mga manok. Agad na nahuli ng lawin ang manok. Ang walang takot na bilis ay isang master. Ngayon ay nakahuli ito ng 5 manok. Sapat na para kumain siya ng malaking pagkain. Makalipas ang ilang araw, dinala niya ang kanyang mga alaga para manghuli ng manok. May nakita akong manok sa kabilang bahagi ng lawa. Dali-dali siyang pumasa. Ngunit natuklasan siya ng manok. Agad naman itong lumipad. Kahit ang lawin ay hindi makahabol. Nakatayo lang sila malapit sa dalampasigan at patuloy na naghahanap ng isa pa. Sa oras na ito, natuklasan ng kanyang ama na may isang bata sa bukid. Bitawan ka agad ang lawin. Ang lawin ay lubhang kapaki-pakinabang.
Pagkalabas na pagkalabas ay agad ko itong hinawakan. Gamitin ang iyong mga kuko upang durugin ito sa lupa. Sa oras na ito, may napansin ang aso sa damuhan. Pumunta siya para tingnan. Hawakan ito gamit ang isang kamay. Isa pala itong sisiw na natutong lumipad. Sisihin ang lugar na ito, walang nagtanim ng bukit. Random din na kumuha ng isa. Naglagay ng saranggola ang kanyang ama sa sanga ng puno. Hayaan itong makahanap ng sarili nitong biktima. Isang manok na hindi natatakot sa kamatayan ay lilipad na malapit. Wala nang oras para mag-react ang lalaking kumukuha ng pelikula. Pagkatapos ay nahuli ng Lawin ang manok sa isang kisap mata. Kahanga-hanga ang Lawin na ito. Ngayon ay mayroon silang buong ani. Kung mayroon kang ganoong alagang hayop, kung gayon ay hindi na kailangang mag-alala tungkol sa walang karne na makakain. Ito ay isang video sa ibang bansa. Legal na silang manghuli ng manok. Pero, sa bansa, bawal manghuli ng mga ligaw na hayop. Mga video sa pangangaso para mapanood ng lahat para masaya. Huwag gawin ito. Okay, narito ang video ngayong araw. Sundan mo ako para tuklasin ang mundo.